Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman tayo para sa isa na namang pelikulang pinamagatang An American Pickle na naipalabas noong taong 2020. Ito ay patungkol sa isang lalaki na natrap sa imbakan sa loob ng maraming taon. At nang makalabas siya dito ay naging modernisado na ang mundo. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula sa taong 1919 sa isang lugar sa Eastern Europe. Mayroong isang lalaki na nagngangalang Herschel ang nagtratrabaho bilang isang ditch digger. Maliit lang ang kita niya doon at sobrang nakakapagod pa. Sa isip-isip niya ay napakahirap ng buhay niya. Pero bigla na lang niya nakita ang isang babae na naging si Sarah. Binilhan niya ito ng gintong isda at matapos nun ay naging magkaibigan na silang dalawa. Doon nga ay nangarap silang dalawa na balang araw ay makakabili sila ng lupa para sa kanilang magiging libingan. Nang matapos nilang ikasal ay bigla na lang lumusab ang mga Russian sa kanila at sinira ang buong village nila. At para makapagsimula sila ng maayos ay napagpasyahan nilang dalawa na magpunta sa Amerika. Pagkarating nila doon ay hindi sila naitatrato ng mabuti ng Americans. Pero sa isip ni Herschel ay mas okay na ito kaysa sa trato sa kanila ng mga Russian. Di nagtagal ay nakatanggap siya ng trabaho sa isang pickle factory. At nakakakita siya ng 10 nickels sa kada dagang napapatay niya sa pabrika. Di nagtagal ay nakaipon na silang dalawa at nagawa na nilang makabili ng lupa para sa kanilang libingan. At di naman nagtagal ay nabuntis na si Sarah sa kanilang panganay ni Herschel. Pero nagbago na lang ang lahat ng isang araw ay aksidenteng mahulog si Herschel sa imbakan ng pickles. At sa mga puntong yun ay nagsara na din ang kumpanya. Natakpan na nga ang imbakan at na-stock siya doon sa loob ng 100 years. Lumipas ang mga panahon at walang ni isang nakahanap sa kanya. Hanggang sa may dalawang bata ang nakapasok sa lumang pabrika. At aksidenteng natamaan ang takip ng imbakan ng kanilang drone. Nang mabuksan nila iyon ay nagulat sila nang makita nila si Herschel doon na nakalubog. Sa pagkakataon na yun ay buhay na buhay pa rin siya at tila walang nangyari sa kanya. Na-preserve siya dahil sa brine na ginawa para sa pickles. Dahil nga doon ay napabalita ang kanyang istorya at nagtataka ang marami kung papaano siya nakasurvive doon. Nagsabi naman ang mga scientist ng isang rason na katiwatiwala kaya naisip ng lahat na yun talaga ang dahilan. Matapos nun ay dinala si Herschel sa isang clinic para sa kanyang check-up. At nakumpirma nga nila na maayos ang kondisyon niya. Pero masyadong mainitan ang ulo niya kaya nasapak niya ang tumitingin sa kanya. At sa pagba-background check nga nila sa mga kamag-anak ni Herschel ay napag-alaman nila na patay na halos lahat ng kamag-anak niya. At tanging ang nag-iisang apo na lang niya ang natitira na si Ben. Kinontak nila ito at napag-alaman na nakatira ito sa Brooklyn. At nang sisanduan na niya si Herschel ay tuwang-tuwa siya dahil sa hindi niya lubos akalain na buhay pa ito. Nagulat naman si Herschel nang makita ang apo dahil nga sa halos magkahawig ang kanilang mukha. Nang makalabas na si Herschel ay nagulat siya sa nagtataasang mga building at mga kakaibang sasakyan na ngayon lang niya nakita. Ibang-iba na ang New York na nakikita niya ngayon kaysa sa naaalala niya. Nang makarating na sila sa apartment ni Ben ay lalo pang nagulat si Herschel. Lumaki siya sa kahirapan at nasa isip niya ay napakalaki ng apartment ng apo at parang ang mamahal ng mga gamit na naroon. Doon nga ay nasabihan ni Ben si Herschel na maaari siyang tumira dito kahit kailan niya gusto. Pero ayaw naman ni Herschel na maging pabigat siya sa kanyang apo. Habang nag-uusap nga sila ay natanong ni Herschel kung ano ang trabaho ni Ben. Naguluhan naman si Herschel nang sinabi ni Ben na isa siyang freelance app developer. Doon nga ay na-explain niya na gumagawa siya ng isang app na pinangalanan niyang BoopBop sa loob ng 5 taon. Ang app na ito ay tutulong sa mga consumer na i-check ang mga produkto kung nararapat bang bilhin nila ang mga products na nais nilang bilhin. Maya-maya pa ay napansin ni Herschel na wala ni isang larawan ng pamilya niya ang nakalagay sa loob ng bahay kaya natanong niya kay Ben kung bakit ganon. Doon nga ay nailabas ni Ben ang isang family photo album. At dahil doon ay naging emotional si Herschel. Nakita niya doon ang asawa niya at napag-alaman niya na lalaki pala ang naging anak nila at ito ay si Mort. Natanong naman ni Herschel kung ano ang nangyari sa mga magulang ni Ben. At nasabi naman niya na namatay na ang mga ito sa isang aksidente. Sa sumunod na araw ay nagpunta sila sa libingan ng kanilang pamilya. At laking gulat ni Herschel na ang libingan ay napakadumi. Nakita niya doon ang puntod ng asawa na napakarumi at wala na nga siyang magawa kundi ang maiyak na lang. Maya-maya pa nga ay may mga nagkakabit ng poster ng Russian vodka sa ibabaw ng puntod ng asawa niya. Nagalit siya ng husto dahil mga Russian ang pumatay sa magulang nilang mag-asawa. Kaya kinausap niya ang mga nagkakabit na tanggalin ito. Pero hindi nila pinakinggan si Herschel kaya nabugbog niya ang mga ito. Dahil nga doon ay naaresto silang dalawa. Nagbayad si Ben ng napakalaking halaga ng pera para pangpiyansa para makalaya sila.
Pagkalabas nila ay sinabihan ni Herschel si Ben na kontakin niya ang kanyang boss para sa app at sumunod nga nun ay nag-meeting sila. Doon niya nalaman na hindi na pala itutuloy ng investor ang tungkol sa app niya dahil sa napabalitang kaso ni Ben. Pagka-uwi niya ay sinisi niya si Herschel dahil sa nangyari. Hindi naman maintindihan ni Herschel ang sinasabi niya at naisuggest na lang niya na mag-business na lang sila. Dahil nasa naiinis na si Ben ay nasabihan niya si Herschel na kung nabubuhay pa ang lola niya ay ikakahiya niya ang lolo niya. At dahil nga doon ay naipangako ni Herschel na magtatayo siya ng Pickle Empire at ipapatanggal niya ang billboard sa puntod ng asawa niya. Matapos noon ay nagpunta siya sa grocery para mamili ng mga pipino pero dahil sa sobrang mahal nito ay hindi na niya tinuloy ang pagbili. At habang naglalakad-lakad siya sa labas ay ang basurahan malapit sa grocery ay may mga naitapon na pipino. Kinuha niya ito at sumunod noon ay namulekta naman siya ng iba pa niyang mga kailangan tulad ng garapon at asin. Inintay niyang umulan ay nilagyan niya ng tubig ulan ang mga garapon at matapos nga noon ay nakagawa na siya ng brine para sa kanyang pickle. Matapos noon ay pamwesto siya sa isang tabi para magbenta. Naibenta niya ang una niyang garapon ng pickle sa halagang $4 sa dalawang lalaki. At dahil nga sa mas mura ang presyo nito kaysa sa grocery store ay maraming nangganyo na bumili sa kanya. Sinabihan din niya ang mga bumibili na ibalik ang mga garapon para magamit niya ito ulit. Dahil nga doon ay marami nang nagpo-post ng kanyang business sa social media at naging sikat ito. Di kalaunan ay nabalitaan ito ni Ben. Nasabihan naman siya ng kaibigan niya na napakasikat na ng kanyang lolo. At dahil doon ay nainggit siya. Naiisip niyang tawagan ang health department para i-report ang business ni Herschel. Sinabi niya na kinukuha lang ni Herschel ang mga ginagawa niyang mga pickle sa basurahan. At dahil nga doon ay kinumpiske nila ang mga paninda ni Herschel at namultahan pa siya ng $12,000. Nakita naman siya ng dalawa niyang naging unang customer at napagsabihan nila si Herschel na dapat kumuha siya ng mga interns. Bibigyan niya ng komisyon ang mga ito sa bawat garapon na mabebenta nila. Doon nga ay nag-hire si Herschel ng mga interns para gumawa ng brine at nasusunod na nila ngayon ang mga health protocols. At di kalaunan ay na-approve na din ito ng health department. Pamwesto naman ang mga interns niya sa iba't ibang matataong lugar at dahil nga doon ay muling sumikat ang kanyang business at nakaipon na siya ng pera para mapatanggal ang billboard. Sa kabilang banda ay nabalitaan naman ni Ben na ang mga taong dapat mag-i-invest sa kanyang app ay pinaplano na ngayong mag-invest sa pickle business ng lolo niya. Maya-maya pa nga ay dumating si Herschel sa apartment at dala niya ang poster para ipakita sa apo na nagtagumpay siya sa kanyang negosyo. Sinabihan niya si Ben na nais niyang tumulong. Dahil kahit anong mangyari ay magkamag-anak parents sila. Pero ayaw ni Ben sa iminungkahi ng lolo at nakaisip na naman siya ng paraan para pabagsakin ang pickle business nito. Nasabihan niya si Herschel na dapat siyang gumawa ng Twitter account. Kinagabihan ay nagpatulong siya sa isang intern para gumawa ng Twitter account. Nagpost si Herschel ng mga controversial na topic tungkol sa kababaihan, relihiyon at homosexuality. Kinabukasan ay nagising na lang siya dahil sa mga napreprotesta sa kanya. Ito ay dahil sa mga naipost niya na hindi nagustuhan ng nakararami. Maging ang interns niya ay iniwan siya at sumama sa mga nagpreprotesta na dapat matanggal ang pickle business niya. Pero hindi siya nagdalawang isip at nanindigan siya sa mga nasabi niya. Dahil nga doon ay naging sikat siya sa ilang mga tao dahil sa naging icon siya sa pagkakaroon ng free speech. Naimbitahan pa nga siya sa isang debate kalaban ng isang college professor. Noong una ay halos hindi pa naman ganun kalala ang mga nasasabi ni Herschel. Pero maya-maya ay naroon pala si Ben na nag-disguise lang. Tinanong niya si Herschel patungkol sa Kristyanismo. At nasabi nga niya ang kung ano-anong bagay na ikinagalit naman ng marami na naroon. At dahil doon ay hinabol nila si Herschel at pinagbabato ng kung ano-ano. Nagawa naman niyang makatakas hanggang sa makakita siya ng news report na patungkol sa kanya. Sinasabi doon na iboboykot nila si Herschel sa bansa. Napag-alaman din nila na naging illegal immigrant pala si Herschel at nais nilang ibalik na lang ito sa Eastern Europe. At sinabi doon na sa oras na makita nila si Herschel ay i-report kaagad sa autoridad. Dahil nga sa wala na siyang matatakbuhan ay nagpunta siya sa kanyang apo na si Ben. Sinabi niya na ayaw na niyang bumalik sa Eastern Europe at pupunta na lang siya sa Canada para magsimula ng business doon. At sa pagkakataon na yun ay napagpasyahan na nga ni Ben na tulungan na ang lolo. Napunta na nga silang dalawa sa borders ng bansa. At naglakad na lang sila sa kakahuyan para makapasok sa Canada nang hindi nahuhuli ng mga bantay. Sa kanilang paglalakad ay aksidenteng nahiwa ang palad ni Ben. Agad naman na pamunit si Herschel ng damit niya para itapal sugat ni Ben. At kinagabihan ay niyakap niya ang kanyang apo para hindi ito lamigin. Sa kabila ng mga pinagsasabi ni Ben sa kanya, ay iniisip pa rin ni Herschel na isang kapamilya si Ben.
Kinabukasan ay nagawa na nilang makarating at agad silang nagtago dahil sa may nakita silang bantay. Habang nagtatago ay nagkausap sila at nasabi ni Ben na siya ang dahilan kung bakit nasira ang negosyo ni Herschel. Sinabi pa ni Ben na sana ay mapatawad siya nito. Pero bigla na lang siyang sinuntok sa mukha ni Herschel at nawala ng malay. Narinig naman ng mga bantay ang ingay kaya naisipan nilang lapitan ito. Agad namang nagtago si Herschel at nakita niya. Sa bag ni Ben ang isang razor at damit. Inaaitan niya ang mukha niya at naisip na magpanggap bilang Ben. Nakita siya ng mga bantay at nang tingnan nila ang ID ay inakala nila na si Ben talaga ito. Si Ben naman ay hinuli ng mga bantay dahil sa inakala nila na ito si Herschel. Dahil nga doon ay nolitis si Ben at napag-alaman nila na hindi talaga ito si Herschel. Kaya na-dismiss ang kaso. At dahil nga doon ay itinapon siya sa Eastern Europe. Nag-iisa na ngayon siya doon. At wala siyang makausap doon dahil nga sa hindi nag-e-English ang mga tao doon. Napagpasyahan na lang niya na tumuloy sa parang simbahan at doon na magpalipas ng gabi. Sa kabilang banda ay nasa apartment naman na si Herschel at tinitingnan ang family album na naroon. Maya-maya nga ay nakita niya ang isang lumang drawing na ginawa ni Ben nung bata pa siya. Doon niya nalaman na ang app na ginagawa niya ay para sa kanyang mga magulang dahil sa tinatawag niyang Boop and Bop ang mga ito. Sa mga pagkakataon na yun ay na-realize niya kung para kanino talaga ang ginagawa niyang app. At nakonsensya siya sa nasabi niya sa apo. At dahil nga doon ay napagpasyahan niya na puntahan ang apo sa Eastern Europe. Sa kabilang banda ay naimbitahan naman si Ben ng mga naroon na sumama sa ginagawa nilang prayer para sa mga namayapa na nilang mga kamag-anak. Naging emosyonal si Ben sa mga oras na yon. Pero naging maggan naman na ang loob niya pagkatapos. Maya-maya pa nga ay nakarating na doon si Herschel at humingi ito ng tawad sa mga nasabi niya. At sinabi din niya na alam niya na proud na ang mga magulang ni Ben sa kanya dahil sa mga ginawa niya. Doon nga ay nakita natin na nag-uusap ang dalawa sa tapat ng lawa. Napag-usapan nila na gumawa ng pickle business ng magkasama at nasabi din dito na hindi lang pipino ang maaari nilang gawing pickles. Na-offer naman ni Ben na gagawa siya ng website para sa itatayo nilang kumpanya. At iyon ay para maaari silang makapagbenta sa iba't ibang panig ng mundo. At sa huling eksena nga ay nagbalik ang dalawa sa Brooklyn para bisitahin ang puntod ni Sarah. Doon nga ay nag-alay sila ng dasal para dito. At doon na nga natatapos ang ating pelikula para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.